Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem, R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ipapakita namin sa inyo ang 2023 Expander Cross. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! R.I.T. Riding in Tandem, Chiksit informasyon mula kay RM at Elaine. R.I.T. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Ikutin muna natin yung exterior nitong bagong Expander Cross. Ano ba yung mga bagong nandito? Unang-una na dyan yung headlights. Tri-LED na siya at LED na rin yung fog lamps. Bagong-bago na rin yung bumper nito kasi para na siyang may bull bar yung design. Pero syempre, hindi naman to bull bar ha. Ano lang siya, bumper lang talaga. Dito sa gilid, ang naiba yung roof rails, yung silver accent sa baba at yung mugs. Sa likod, iba na rin yung tailgate at pati yung bumper, iba na rin. Check na rin natin tong loob at saka i-test drive na rin natin ang sabay. Yes! Parang may hindi lapat. Ayun. Okay na. Pagpasok pa lang ng pinto, no, napansin ko na, kakaiba. Kakaiba yung amoy kasi bago. Iba na. Yung amin kasi medyo may edad na, kaya ano eh, no, iba na yung amoy. Hindi na ano, sa ganito. Amoy na nung kinain kahapon. Pero aside from dun sa amoy, no, unang napansin ko dito itong manibela kasi four spoke na siya. So mukha na siyang, actually mukha na siyang Montero. Oo, hawig. Oo, hawig. Hawig siya ng Montero na kaya medyo yung feel ko dito, feeling off-roader na talaga, pang off-road. Siyempre, pag nagda-drive ka rin, makikita mo agad dito yung instrument cluster kasi 8-inch na to na digital. So, hindi na siya yung dials-dial, analog dials. Hindi na. Oo, digital na siya. So, yan. Ang ganda ng pakiramdam, no? SUV-ish na siya. Pero kung nakikita nyo rin yung environment natin, no? Ang ganda-ganda rin. Ah, ang ganda, no? Ano ba yun? Stadium. Athletic Stadium. Ah. Parang ano eh, nakakaingan yung mag-exercise. Pero alam niya naman kasi, 'di ba, itong Expander Cross. Syempre, 'yun niya eh. Ang feel kasi nito, no, medyo rugged Expander kasi iba naman yung ibang Expander. Kaya dito, te-testingin din natin, no. Meron ditong kagubatan. Sige nga, puntahan niya natin. Babata ay dito sa rough road. 'Yon. Actually, hindi ko alam kung ano itong pinapasok natin, pero pumapasok tayo dito, no? Medyo may mga graba. Ang kinaganda kasi dito, kahit gano'n na biglang bagsak, lubak-lubak, mataas kasi yung ground clearance nito, 225 millimeters. So, okay ka, wala kang problema sa mga ganitong kalsada. Mm-mm. Kayang-kaya, caring-caring. Oh, caring-caring. Ano kaya yung mga laman niyang mga yan, ano? Hindi ko, asa na ba tayo? Parang hindi na to yung ano ah, pagsushooting ah. Mali. Ikat. Ikat lang pa. Naligaw lang sir, naligaw. Pag tinitingnan ko talaga yung manibela, parang Montero. Pero ano yun ah, good thing yun. Kasi uh-huh. Ano eh, iba eh, nag-iba yung feel eh. Medyo Montero-ish nga eh, di ba? SUV-ish uh-huh. Talaga. Isang additional nga pala nito, no? Meron na rin tong hill start assist. So ngayon, nakabitin tayo, graba pa, lubak-lubak, tapos aandar tayo. O, diba? Kumakamo talaga, kaya niya. So hindi siya umatras. Hindi. Hindi, uulitin ko para makita nyo. So, itataas ko na lang ulit yung tuhod ko para makita nyo na binitawan ko siya pero hindi tayo umatras. So, ito siya. Oh my God! Yan, no? Oh, galing, pwede! Graba pa yun, ha? Naramdaman ko ka medyo gumanong ganun yung mga bato-bato. So, yan, ha? Garantisado ang hill start assist. No problem kahit graba pa. Na-assist talaga. Sa interior naman, ano bang napansin mo dito? Sa interior naman ang napansin ko, yung leather niya, dark blue siya, tapos combination actually siya ng dark blue, tapos yung ibang parts kasi, ibang material, black na. So maganda, ang ganda para siyang ano eh,
para siyang black pero hindi black kasi dark blue nga. Damay muna dyan, pati yung upuan, no? Meron siyang mga parts na dark bluish yung itsura. Oo. Magandang tingnan. At saka ang upuan din, malambot. Oo, na may mga white stitching. Yung dark blue pala, yung mga gedli, mga gilid-gilid lang. Yung gitna, yun yung black. Ang infotainment system din, meron na siyang Android Auto at Apple CarPlay. Kaya yan, kung yun yung mga gusto nyong gamitin, eh pasok na pasok sa inyo to. Tayo, alam na natin kung paano gumamit ng Android Auto. Maraming salamat kay Nathan. Natutunan na namin. Ng Unbox PH, alam na namin gumamit nun. At dahil nandito naman tayo sa dead end, subukan naman natin ang turning radius. Oh, maganda. Maganda, maganda. Oo. Around dalawa lang. Dalawa nga lang. Around two. So, magandang maganda yung turning radius. Kahit medyo mahaba siya, hindi ka mahihirapan mag-maneuver nito kahit tight spaces. Sa driving naman, yung driving nito parang expander pa rin. Kasi naturally, expander pa rin naman to. Yung pagda-drive, ganun pa rin. Yung response, pareho pa rin. Yung comfort, wala kang marireklamo, expander eh. Alam nyo naman, di ba? Personal car namin, expander. So, wala naman kaming, gripes, wala naman kaming problema sa expander. Eto pa rin yun. At ang kinaganda na, no? Subok na rin namin yung expander. Kasi, ilang taon na expander? Magpa-5 na. Oh, magpa-5 years na yung expander namin. Hindi ko lang alam yung eksakto, ha? Pero, yun na nga. Magpa-5 na kasi sa, sa July. Magpa-5 na yun sa July. Oh, di ba? Tapos, hanggang ngayon, hindi naman kami tumitirek. Wala naman kaming problema, di ba? Eto, isa ko pang nagustuhan dito sa Expander Cross na bago. Yung dashboard kasi, flat na yung ibabaw. So, mas kita mo na yung harap mismo ng sasakyan. Oh, yun. Ang kinaganda rin dito ay meron din siyang armrest. Yes. Ayun, na leather wrap. Na may lalagyanan sa loob na malaki. Pwedeng lagyan ng tissue. Yung box ng tissue, pwede. Yung sa amin kasi slider lang. Wala siyang center armrest. Pero dito, pwede naman pala yun. Bakit pa hindi nila nilagyan ng pano? Anyway, at least ngayon meron na siya. Diba? Yung amin kasi lalagyan pa namin dati ng unan. Para may patungan yung siko. Ngayon, sakto na. Nakapatong na siya. Dito naman sa likod namin, sa second row, merong type A at saka type C na saksakan para sa mga charger nyo. Kaya kung nandito kayo sa likod, may mga chikiting kayo dyan, mga bata, o di saksak na dyan, may saksakan din dito sa harapan. Ngayon, at dahil controlled environment tayo, no, inupahan tong buong lugar na to ng Mitsubishi Philippines. Inupahan. No, diba? Inupahan lahat to. Kaya makikita nyo yung picture namin. No? May picture kami sa gitna ng intersection. Panis! Anyway, ngayon subukan din natin ang lakas ng expander. So, itry natin nyo yun. Nakastop. Gas. Go! Na tayo nun. Kayang umovertake, may lakas, lalo na kung kunwari, pampamilyang use lang naman, hindi nyo naman ipangkakarera, okay na okay to. Kayang-kaya, pwedeng-pwede. So nakita nyo naman, kayo na lang mag-timer sa mga cellphone nyo kung gano'n siya kabilis. Isa pa sa na-appreciate ko dito sa Expander Cross na bago, no? Wala na kasi siyang handbrake. Kasi meron na siyang electronic park brake and auto hold. At saka andito na, gaganon-ganon mo na lang. Ang aircon, napakalamig din. No problem sa init, no? Ang controls niya, bago na rin, hindi na siya rotary. Toggle switch na lang siya na up and down. So, maganda yung controls niya. Isa lang ang hiling ko dito eh. Ano? Malamig yung aircon, pero mas lalamig pa yan pag ang tint mo, Supramax Nano Ceramic Films. Kasi up to 99% ang heat rejection. Supramax sa protection, pero hindi Supramax sa presyo. Sa performance and safety naman, ang bago dito, merong new active yaw control, active stability control, hill start assist, and electronic brake distribution. Basically mga ka-tandem, etong Expander Cross 2023, hindi naman siya all new model, pero meron silang mga dinagdag para mas mapaganda pa siya. Idadagdag ko na lang dyan, no, na ito nga yung expander talaga, kung ano yung formula na nagustuhan nyo noon. Yung komportable na 7 seats,
na makakapunta ka kung saan mo gusto, na medyo pinaastas pa ng konti, pinaporma, ito na yun. So reliability, durability, subok nyo na yan. So ito na yun. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo at nag-enjoy kayo sa video namin. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.